So today, ang gagawin natin ay magchachangge, kakain, or kung ano-ano pang iba, etc. So ngayon, nandito si Almira ngayon. Magluluto muna kami. Alam niyo, medyo matagal ko na rin namimiss na magluto. Kasi ang talaga naman nagluluto dito sa bahay is si David. Pero dahil busy nga siya sa school and sa badminton, dahil nagtitipid tayo at ayaw natin kumain sa labas, nagbabaon ako lagi. So sasamahan niya ako ngayon magluto kung ano man ang lulutuin natin. Alamin niyo yan. Let's go! Okay guys, so may guest tayo. Grabe. May guest tayo. Welcome, Melai. Nakakaya mo, Jason. Kasi Almira. Hindi kasi nung college kami, madalas siyang binibira na, ano, Melai. Correct. Kasi sa pagsasalita din, kumidyante. Char-char, ginagaya ko si Char-char. Oo, komedyante din kasi siya. Hindi, tsaka wala akong pang rebandunte, ganun-ganun yung buhok niya. Oo, oh, kulot-kulot siya before, so ngayon rebanded ka na, kaya. Sabi ko, tara, magluto na lang tayo, samahan mo ko. Parang natripan ko biglang mag-ano, parang naisipan ko biglang mag-prepare. Diba? Hindi kasi minsan naman si David, pag pumapasok sa school, nagpapabaon naman ako ng mga pagkain talaga. True. Papabaon tayo ngayon and babaunin na rin natin kung saan man tayo pupunta. Actually, yung ilig kasi si David sa chicken talaga. Ay, oo, mula noon. Mula noon pagkabata. Diba? Dahil busy-busy tayo, mas maganda yung lulutuin natin, yung mabilis lutuin. Correct. So, meron tayong itong gagamitin natin, guys. Chicken chomps. Ayan. Meron na siyang ano, barbecue sauce sa loob. Ay, ay, bongga yan. So, ito kasing chicken chomps, 100% all-natural chicken siya. Diba? Together with this one yata, itong teriyaki. Actually, lahat naman, ang Bounty Fresh talaga ay all-natural. All-natural, yes, ay 100% all-natural chicken. At saka, hindi siya yung harina lang. Kasi minsan, diba, magkagat mo, ay, harina na, hindi yung chicken. Oh, ito talaga, chicken. Hindi, saka pinigotin ko rito pag sinabing all-natural. Diba, may iba, hindi ko alam, hindi ko ako expert. Hindi ko ako dating manok. Yung ini-injekan. Diba? Kaya mo alam, ah. Oh, syempre, pero lahat na ikatitipid. Tsaka ito ka safe. Oo. Sabagay. So, itong unahin natin, chicken chomps. Ano siya? 7 to 8 minutes lang siya on medium heat. Ito rin yung ibang tapos. So, Bounty Fresh na top torikatsu. Cheese and chives. And, meron din tayo ano to? Ayan. Meron tayong Bounty Fresh saucy torikarage. Oh, ay, para sa'yo pala ito. Karage. Oh. Kara, andito pala yung pangalan ko. So, ayan. Teriyaki. Oo. Ay, alam mo, ito, favorite to ni David, in fairness. Mahilig siyang kumain ng teriyaki. So, meron din tayong Bounty Fresh na chicken cut. So, nakakat na siya. Hindi ko na kailangan mag-cook. Hi! So, alam mo yun, easy to cook na talaga lahat. Meron tayong chicken cut-ups. At, ano siya, no added hormones and steroids. Gagansin tayo yun na. Ay, oo, ano. Actually, nabawasan ko na siya. Nilagay ko na siya doon kasi galing sa freezer. So, correct. Pinaano ko na siya, dinifrost ko na siya, so ayan siya guys. So actually, ito mga lahat ng to, resealable packaging, as in... So sobrang resealable. Nalaglag yung painting. Okay, ito talaga, gawak ko yung painting. Alam mo ang kagandaan ng resealable packaging, te. Mm-hmm. Pag naman hindi mo maubos, lalo sa mga tulad natin, tipid-tipid, pwede mo pa siyang i-preserve. Yes, kasi i-resealable lang siya. Ang gagawin natin ay Bounty Fresh chicken platter. Oro! So lahat ng gusto mo, bibigyan ko. Mabilisan lang lahat ng to. So, ito naman guys, yung teriyaki natin na favorite ni David. So, si Tori Karage. So, ito po, i-deep fry natin. So, lagyan na natin, i-deep fry natin yung ating Bounty Fresh teriyaki. Ayan. Wow, perfect! Perfect! So dahil mabilisan tayo ngayon guys, kung isa deep fry, ito naman shallow fry. Para maiba lang. Yan. So ito yung ating cheese and chives. Ayan. So ayan, malapit na po siyang mga golden brown. At kapag na golden brown siya, ibig sabihin, done! Ganun kabilis. Ito namang isa, ganun din. Malapit na rin siya mag-golden brown. Huwag lang sunugin. Golden lang. Hindi black brown. So, after nito, ready to eat na rin siya.
So, ayan yung cheese, lumalabas na siya kasi tinusok siya. Yummy. So, kunin na natin. I think okay na. So, tapos na agad yung dalawang putahe natin. Dalawa na lang. Si sobrang bilis. So, niluto ko lang to in just 8 minutes. So, itong cheese and chives, coated siya in golden crispy crumbs. So, excited na akong kainin siya. And I'm sure, excited na rin si David kasi hilig niya talaga yung mga ganito. Magugustuhan niya to. So, magadagdag pa tayo para talagang marami tayong makakain at mabusog talaga tayo ngayong araw na to. Ito naman ang Bounty Fresh Chicken Chunks. Ayan. So, ito po ay more meat, less breading. Ibig sabihin, hindi puro haring na yung makakagat mo. Actually, pwede naman siyang lutuin as is, as in prito, deep fry, ganyan. Pero, gagawa lang natin ng kakaibang twist ngayon. Magluluto tayo ng sisig. Ayan. So, tatawagin natin siyang sisig a la cara chicken chunks. Okay ba yun? So, naisipan ko lang naman kasi ito nag-video dito na si Almira. Ay, paborito ang sisig. Yay! Te, sisig yan. Ano, sabi ko, sige, pwede siguro. So, try natin gawin ang sisig a la chicken chunks. Let's go! Para sa ating sisig, meron tayong sibuyas. Meron din tayong green na sili. Meron din tayong mayonnaise. Actually, pinatakan ko na siya ng toyo. So, depende na lang sa'yo kung anong gusto mong ihalong seasoning. Kung anong trip mo, ganun. So, konting-konting toyo, pinatakan ko na siya. And then, syempre, meron tayong butter. So, ayan, bukas na siya. So, para mas mabilis natin siya maluto, i-deep fry muna natin siya ng onte bago natin siya igisa. So, sa loob nito, meron na siyang barbecue sauce. Actually, yung barbecue sauce, pwede nyo rin siyang ihalo sa mayonnaise kung trip nyo. So, depende talaga sa'yo yun kung anong gusto mong gawin. Pwede rin namang sausawan lang siya later, kung ano man. So, deep fry na natin. So, half cook lang yung gagawin natin sa kanya, guys. Para lang mas mabilis yung maluto pag ginawa na natin sa sisig. Hiwain natin ng maliliit na parang sisig talaga. So, medium heat lang dapat para hindi masyado masunog. So, hintayin natin mag-golden brown kahit papano, pero huwag naman masyadong sunog. Ilagyan na natin yung ating Bounty Fresh Chicken Chunks. So, ayan, naaamoy ko na siya. As in, sobrang bango niya, guys. Sisig na talaga. And huwag lang kayong tumigil sa paghalo para masarap and malinam-nam talaga. Tuloy-tuloy lang ang paghalo. Parang tuloy-tuloy lang na pagmamahal mo sa kanya. Hindi ka tumitigil hanggang ngayon, di ba? Ganon din dito, hanggang sa maluto. Okay, so I think okay na to. Actually, up to you guys din kung gaano kadaming mayo yung gusto nyo ilagay. Kung halimbawa mahilig kayo sa mayonnaise, pwede naman. Huwag lang yung nalulunod sa mayonnaise, ha? Okay, so last na ilagay natin yung sili na green. Shucks, ang sarap. Naaamoy ko pa lang siya. Nasasarapan na ako. Ang role ko po talaga rito ay taga-tikim. Oh, kay Chef Cara. Ito yung sisig niya. Sobrang bango. Grabe. Pwede pala itong gawin sa mga ready-made easy to cook na mga chicken. No? So, alam mo na. Ay, grabe siya. Ano yung ating yasa? Sarap? Huwag ka na mag-video. Ano tayo? Okay guys, so tapos na yung tatlong putahe natin. And last, para medyo magkasabaw naman, kasi puro prito na yung ginawa natin, eh, magagawa ko ngayon ng tinola. So, ang ginamit ko ngayon ay Bounty Fresh Chicken Cut Ups. Ayan. So, wala na ito naman kasi na-defrost ko na. Nag-iwan na lang ako ng onte, dalawa o tatlo, para pang prito ko pa ng chicken wings sa mga susunod na araw. So, ilalagay ko ito sa ref. So, again, no added hormones and steroids and all natural po ito. So, ayan. Sariwa, malinis, and tender. So, let's go. Na-ready naman na ni Almira ang mga ingredients for our tinola. So, mabilisan natin siyang maluluto. Okay, so, ilang minutes lang tapos na agad tayo, di ba? So, ganun lang kadali. So, prepare na namin itong baunan kasi babaunin namin siya kung saan man kami mapapadbag. So, di ba? Pero bago ang lahat, titikman muna namin bago namin ilagay. Siyempre kami muna. Tama naman tayo nagpagus naman. Titikman natin lahat ng pinagpagura natin, di ba? Oo, tingin na talaga kita. Pero naubos ko dito. Actually, kanina pa siya kumakain. Isa na lang po yung tira. Diba, mabilis na naman ito. So, magsasalang na lang ulit ako para maibaon natin. So, ayan. Ang crispy kasi ng pagkakaluto, te. Dapat tikim lang. Alam siya, ubos na. Ito naman guys, yung tinola. Kumuha lang kami ng ote kasi gutom na rin kami. Ito na yung sisig ng lasa. Ang sarap, te. Mapatikim.
to. Yan yan eh. Pinagpawisan ako ah. Tikman natin yung sisig. Ikaw ko talaga kasi makahisig eh. Oo. Ano ba? Uy, ang sarap ng fairness. Walang kahirap-hirap, no? Ang bilis. Tapos ang sarap. Amin, isang sarap. Isisig ka na. Uy, baka maubos natin ha. Ibabawon pa natin. Ay, bawon sa mga bata yan. Dapat sa mga matatanda lang yan. Mag-fruits na. Ayos ha. Alam niya, actually, lahat to Bounty Fresh, diba? So, iba't ibang klaseng luto lang. Bounty Fresh celebrates hashtag unlimited you this holiday. And grabe, sa sobrang sarap ng mga recipe yung ginawa mo, lalo na dito sa sisig. Bagay na bagay sa mga darating po na okasyon. Yes. Sabi nga, hashtag Pasko Farm Fresh. So, actually, pwede nyo silang mabili sa mga supermarket and of course, online. Dahil lahat ng bagay online na ngayon. So, mabibili nyo sila sa The Meat Market website. So, ito yung website, www.themeatmarket.ph. So this 2022, meron kasing campaign na ang Bounty Fresh. So, sineselebrate nila ang hashtag The Unlimited You. So, pwede nyo gamitin yung hashtag na yan, i-mention nyo yan. Paki-mention nyo na rin po ang hashtag Paskong Farm Fresh, di ba? Yes. So guys, kung nainggit kayo sa amin, i-check out nyo ang official fan page ng Bounty Fresh. Ang Facebook nila, Bounty Fresh PH. Ang Instagram nila is @BountyFreshPH. Ang YouTube naman nila ay Bounty Fresh PH. At may TikTok sila. Ganun din, Bounty Fresh PH. Tayo, fresh pa ba tayo? Bounty! Hindi kami fresh, pero bounty na kami sa sobrang sarap ng mga kilala. Alam yung fresh naman kami, mainit lang talaga dito sa kusina namin. Yan ang problema. Eh, basta ako sure ako 100% natural din tayo, walang halong ka-plastic ka. Yes! Natural lahat yung mukha namin. Kahit medyo pinawisan kami ngayon dahil sa init. Dahil mainit naman talagang panahon. Kain tayo mabilis, guys. At saka titikmo ko yung tote, yung ano. Para kahit hilawa, yung background song na yun. Ito yung cheese. So okay, ihaharib muna natin ngayon si David sa kanyang badminton training habang si Almira ay nag-e-edit sa bahay. Tapos mamaya, mag-tiyanggi daw tayo, sabi ni Ate Almi. Pupunta sa badminton nang wala pang kain. Uy, nagdala ko ng pagkain mo. Saan? Ayan o, oh, ito. Kuha ka dyan. May niluto akong ano, bagong putahe. Sisig. Yes. Go. Ay, nagdala ko ng chopsticks. Ayan. Sap. Yan ang pinaghirapan namin kanina ni Ate Almira. Next time ako naman magluto, marami akong ano, bagong nakita sa TikTok na ako sa YouTube na ano. Putahe. Mm-hmm. Putahe. Ayan, sige. Actually, siya talaga kasi mas madalas magluto. Pero effort yan ha. Pinagluto kita. Kasi madalas siya yung nagluluto for me. O, sige na. So guys, layas na tayo kasi marami pa tayong gagawin buong araw. Nag-changi, lahat na. Sumakay sa rides kung ano-ano. So dahil dyan, mapaalam na kami guys. Don't forget to hit the like button and subscribe. Bye! Bye.